Good morning, guys. Welcome po sa channel namin. And today, I'm gonna make a vlog because I'm gonna go to the grocery store. And for now, my husband cannot be with me because he's at work. So I need to go on my own. So I hope you keep watching our vlog, guys. So this one, Sophia made this last night for mommy and daddy. So I'm gonna cook patatim today. It's a Filipino food. So all the meats were frozen. I don't know. I forget to put it out yesterday. So this is the pata that I bought in the Asian store. So defrost ko muna siya. Just put it there. And then I'll go ahead and go to the grocery and get something for it because I don't have like pineapple and some garban sauce for the patatim. And I'm planning to put asparagus on it. And I'm gonna start eating now my breakfast. This is called bituelas in Ilocano, Ibanag, in Isabela and Cagayan. Okay, so kakain muna ako ng breakfast. So ito yung tira namin kahapon. Kakain muna ako kasi my mother-in-law, Sandy, will pick me up later to drop me at the grocery store. Please keep on watching, guys. I already took a shower and everything, and this is my list for the grocery. I'm still thinking what we need. You know, we are the family who like loves to eat so much, you know. We don't make much, but we tend to eat nice food because we save some stuff from a lot of things, like instead of like traveling, going somewhere or shopping, we prioritize to spend it on food. Okay, that's why ever since I married my husband, and my husband is a chef, lumaki talaga ako. But my daughter, chubby siya noon nung pumunta siya dito sa America. But mas masasarap na yung kinakain niyang pagkain. Pero for some reason, yung build ng body niya is talagang slim, like slender. So yon, waiting for my mom-in-law. Mag-iisip pa ako kung ano yung mga kailangan namin. Okay, so mukhang madidelay yung aking mom-in-law ng 30 minutes more. So, at least ready na ako. At least may time pa ako mag-isip kung ano yung kailangan namin sa grocery store. So, yeah, nakapag-shower na ako. So, ganito lang. Buhay nanay. So, si Bella nasa school. So, I will pick her up like 3:40 p.m. Yun. So, yan. sabihin ko, yeah, ganito lang, pupunta ako ng grocery. It's not, probably it's like once a week, cause most of the time naman, ang kasama ko sa grocery is yung husband ko. Pag rest day niya, pupunta kami ng grocery. But however, last rest day niya, hindi kami nakapunta kasi napagod siya masyado, kasi yung ano nga, yung some COVID vaccine, sila kasi yung dry ice, sila yung nagproproduce ng dry ice para sa vaccine. So ang laki ba naman ng Houston, di ba? So sometimes, one time nagpunta pa siya outside Houston before, naalala ko nagpunta pa siya ng Louisiana to deliver something. So yun, wala siyang rest this past few weeks. Tapos, yung nangyari nga, dito kasi sa Houston, hindi kami nag-snow. So, pag winter, malamig lang siya, but walang snow. So, most of mga household dito sa Houston, wala silang chimney or fireplace. So, ang gamit lang nila, yung aircon kasi namin dito slash heater. Pwede siyang aircon, pwede siyang heater. So, last winter, 2 winters ago, ang ginamit namin is yung electric heater. But then, for some reason, like 90% of Texas, hindi lang po Houston, 90% of Texas, nawala ng kuryente that time na nagkaroon kami ng snow, winter snow. So, parang may mga taong namatay kasi sobrang lamig. Hindi sila prepared, wala silang fireplace. And at the same time, okay lang sana kasi may the electric na heater. But for some reason, walang kuryente almost 90% of Houston.
So meron yung dalawang mag-ina na dahil sa lamig, pumunta sila sa kotse nila. Inon nung mami yung heater ng kotse. Nagpainit sila doon. But for some reason, nakatulog sila. Na-poison sila for, what you call that again? Carbon monoxide ba yun? Ano ba yan? Ba't nakalimutan ko? Yun, nakakalungkot talaga. So, kami naman, paano kami nag-survive? Lahat ng, ang lutuan namin di kuryente. Ang, lahat, everything. Tapos, buti na lang that time may tubig. And then, yung, kami kasi mahilig kami mag-grill. So, yung asawa ko, during winter, nasa labas siya, nag-grill siya ng pagkain, nag-iihaw ng pagkain, nagpapakulo ng tubig for kape. And then, since my husband is from up north, from Michigan, doon talaga kasi yung bahay niya. Marami siyang winter jackets. So, ako naka lang apat na jackets, dalawang sweater, dalawang jacket yung suot ko. Tapos, dalawang jogging pants pambaba. Tapos, ang kapal lang medyas ko, tapos nakaboots ako. Ganon din si Bella, ganon din yung asawa ko. And then, nung gabi, nagkumpul-kumpulan na lang kaming tatlo. Tapos, makakapal yung mga kumot namin eh. Kasi ako nagro-crochet ako ng kumot. Ganon. So, alam nyo na, yung Proverbs 39 woman, like, the wife was always ready for the winter. He gathered clothes, twisting fiber. Yung ganon. So, yun. Yun, nagkumpul-kumpul kami. And then, I think 2 days na walang kuryente eh. Napaka, yun yung worst experience ko na winter. Umiiyak, I mean, ayaw kong umiyak kasi from the Philippines ako eh, Isabela and then Palawan. So, hindi naman ganun. Mainit talaga sa mga probinsya na yun. So, yun nga. Thank God, nakasurvive naman kami. I'm sorry dun sa mga nawalan ng buhay. I mean, siguro sa mga ibang winter lang namatay. Pero iba talaga pala pag ano, hindi ka prepared. Mahirap talaga. Yun. So, ang daming ang lawsuit about that electrical company kung bakit walang ilaw at hindi ready ang Houston nung time na nag-snow eh. Sabi nila kasi masyado daw marami yung ginagamit na kuryente. But guys, pag summer dito, sobrang init. As in talaga, mas matakaw sa kuryente. Kaya hindi ko maintindihan bakit ganun. Hindi maintindihan ng ibang Houstonian bakit ganun. Okay, my mom-in-law is here, I guess. Please keep on watching, guys. Samahan niyo ako mag-grocery. So, I'm here at the grocery store. Looking for meat. And so, I'm already at the meat department here in the grocery. Finding a good deal on weekend steak. So, turn this kind of a grocery ako. Tatlong minuto ko yung pinupuntahan ko. Check for a deal. I'm gonna get this cocktail shrimp tray. This bit card. Okay, my list is here. Let's go to the produce. Let's check some bread. Yeah, I'll get this one. $2.99. Tasty bread.
almost 150. Okay. Let's check some bagels. Bagels. Blueberry. No. I want the other one. Because I don't know, for some reason I can't find onion bagels. So this is $3.79 for like 6 pieces. Just my to go to bread. So let's put the bread there. So this one is parang 150 pesos na, and this one is 150 something too. Kaloka, no? Kaloka. Okay. 300 pesos para sa tinapay na. Kakaunti. So this is the tortilla. Not sure what my husband wants though. I don't know if I'm gonna get it today. More tortilla. This is 20 counts. $2.59. I'll probably get it soon. Let's go to the produce. Strawberries, 2 for $5. Not sure my daughter will eat this, but I'll make her eat it, I guess. Okay, asparagus. Probably get one. Not sure if I get one. I'll think about it. Okay. Just one for now. So, this is the produce area. Malingke muna ako, guys. Be back later. Hello, I'm back at the house. So, parang 2 to 3 hours yata akong namili. So, hindi ako makapag-vlog sa grocery. Naiiya ako. Nakatingin kasi sila sa akin. So, yun, kasama ko yung biyanan ko. So, pumunta ako sa tatlong grocery store kasi yung bibilin ko, yung mga price, alam ko na kasi lahat ng price nila. So, kung sino yung mas cheap na grocery store, yun, doon ako pumupunta. Sinosort ko yung mura yan dito, mura to sa kabilang grocery store. So, ganun. Sinosort ko siya. So, sa meat, eto. So, nakabili ako ng pork meat na mura. Nakasale siya. O, nagsasilang karne dito. Pag yung, eto kasi, March 5, kailangan maluto muna siya before March 5. So, $5.23 lang ito. Tapos ito, $8. So, para ay, parang namahalan ako, parang 400 pesos. Supposed to be $20 siya, pero 400 na lang siya kasi should be cooked by March 2. Nagsisale kasi ang karne pag malapit na siyang mag-use by date. So, ito giniling na baka for my spaghetti. Ito yung steak ng asawa ko. Yan. So, I got a bacon, shrimp,
Yan, dalawang. Bili ko frozen shrimp kasi mahal yung fresh shrimp. Pero okay lang naman. Gagawa kasi ako ng ceviche ng asawa ko. So, cocktail shrimp tsaka ng like salad shrimp. Ayan nga. Bacon. Pumili akong toyo. Tapos, yan. Waffle mix. Ayan. Ayoko bumili masyado ng candy kasi si Bella nga. Ayoko masyadong matamis. But, I bought this for myself. And this is a Mexican bukayo siya, guys. Coconut. And, I bought tortilla for us kasi we live in Texas. We're gonna make tacos. And this little elbow macaroni for salad too. And croutons. Pero, pinakapak ko siya. So, I bought like, konting dalata lang kasi ayoko masyadong preservatives. Yung ipapakain ko kay Bella. So, corned beef. Tapos, yung hindi ako pumili ng spam kasi yung spam palang $3 something siya. Ito, $2 lang something. Namamahalan na ako. So, bumili ako ng Nutella, guys, kasi I want Sophia to eat bread. Hindi ko kasi siya mapakain ng peanut butter and jelly. And then, pag ito, yun, gusto niya. And then, this is my favorite sardines. It's a smoked sardines. Yeah. $2.99 siya. So, parang $150. And then, yung bread ko, nakita nyo na kanina sa grocery. Tapos, yung egg. And then, this one, I didn't buy that today. Binili yan ng asawa ko nung nakaraan for Sophia's cookies. So, to eggs, 18 pieces. So, guys, mas mura ang egg dito sa Texas kaysa sa Pilipinas. So, yung mga gulay na, ito yung fruits na binili ko for Sophia, strawberry, Sophia Isabella. And then, bumili din ako ng ano niya, mangoes niya. Ayan. Hindi ko siya gaano binila ng junk foods. So, lime for the tacos, and then cilantro, of course, for the tacos, and then ano ba to? Ano naman kasing tawag dito? Yung labanos, okay, for the sinigang, and then I have lemons, yun nilalagay ko sa sinigang kasi lasang calamansi siya, kamatis, tomato, asparagus, you see at the grocery store, I got two. And then, bumili ako ng talong. So, this kind of talong, yung mahaba, medyo mahal siya dito eh. So, yan, talong para sa aking pinakbet. Ito naman, para sa asawa ko, broccoli and Sophia. Oh, I got fresh milk. Masarap yung milk nila dito sa HEB. So, garlic, kasi, yan, ubos na kami ng bawang. Celery, okra. And then, bumili ako. Hindi ko nabubuksan kasi malansa. Tilapia. Fresh whole tilapia. Ayan. $4.75. So, parang $200 something siya sa isang ano lang. Diga, anong kalaking tilapia. Bumili ako ng salsa. Although, meron pa kami kaso reserve, pang reserve. And then, yun lang. Ano ba to? Cream. Tapos, pineapple slice, then diced tomato, spinach, diced tomato, collard green, one of my favorite vegetable. Meron pa ba? So, yun lang guys. So, mamaya gagawa ako ng shrimp ceviche. I don't know kung maluluto ko ngayon yung pata. Okay? Let me see. So, ito yung receipt ng grocery ko. Dun sa una, $67 lahat yung napag-groceryhan ko. Yung total niya. And then, yung susumunod, how much to? $56. So, ito konti lang kinuha ko dito, $10.99. So, parang $134 something lahat. So, parang, yeah, parang $6,700 something lahat yung nagastos ko for all of that grocery. Kung ilalagay ko siya sa peso, parang kinakabahan ako. Parang, ang mahal naman for our 1 week of food. But, that's it. Like, it's not even like 1 week. Siguro, maaabot yan ng 1.5. Kasi, hindi naman kami lahat
hindi ko naman, I mean, minsan kasi sa isang linggo kumakain kami sa labas, so hindi ko rin siya naluluto. Well, guys, thank you so much for watching my vlog. And don't forget to subscribe. Mag-aayos muna ako ng aming fridge at magluluto. Okay? Please continue to subscribe and watch our following vlogs. Ginaganahan akong mag-vlog ngayon. Thank you guys for watching. Bye!